Yan yung talagang tinatanong ko, guys. Asa nagunta yung sobrang daming balahibo ko sa kilikili? Yan, tingnan nyo muna ng close up tong kilikili natin. Sobrang dami, di ba? Okay? Try ko na. Circular motion daw. Saan napunta yung mga balahibo sa kilikili ko? Hi mga ka-generations, it's me again, Jean, and welcome dito sa ating channel. Sa lahat ng mga bago po dito, wow, welcome po, and I do really appreciate you guys for being here. And by the way, my channel is all about makeup, skincare, all about beauty, okay, and fashion. For today's video, guys, may itatry tayo na product, itong Nano Glass Painless Hair Removal Tool. Ayan. So, yung kulay na binili ko, guys, is kulay black. And this one, nagkakalaga po ito ng 299 pesos sa Shopee. Nabili ko po ito sa Shining Superstar na shop. Yung link ng shop, guys, ilalagay ko po dyan sa description box below. So, puntahan nyo na lang para ma-direct na talaga kayo sa pagbili nito. And of course, huwag nyo na lang din pansinin yung yuping karton kasi to tell you honestly, hindi siya, you know, naalagaan ng courier. So, this one, guys, is a painless hair remover tool. And wow, nung pagkakita ko talaga na painless, ika nga, totoo ba talaga to? Parang, ha, bigla akong na-intriga. So that's why walang nagawa yung kamay ng lola niyo. Talagang kumakate. So check out ko na talaga agad-agad siya sa Shopee. So when it comes to painless, lahat ng painless, bakit hindi, di ba? Check out agad. Itong Nano Hair Remover na to, guys, sobrang dami ng benefits na makukuha niyo dito daw. Gentle daw to sa skin and can slower the hair growth, removes dead or dry skin, prevents ingrown hairs, and prevents razor burns, exfoliates and rejuvenates the skin daw, and can improve blood flow. I don't know kung totoo ba tong mga claims nito, guys, but this one, you can use it all over your body, pero this product doesn't recommend on the sensitive areas daw, just like the face, kasi nga syempre sa face, guys, may mga sensitive skin, overly sensitive skin, just like me, yung mga madaling magkaroon ng breakouts. That's why siguro hindi nila nire-recommend ito na gamitin sa mukha and also sa underarm area daw. Merong mga taong dry yung kilikili, meron din namang hindi or pawisin, di ba? So siguro depende. Pero this time, guys, susugal ako kasi wala akong maipakita sa inyo ngayon sa legs kasi yung legs ko, whenever I do, you know, shaving, matagal bago tumubo. Parang a week or more or 2 weeks. Saka pa lang talaga makikita mo na may tumubo na balahibo. Pero this time talagang hindi talaga halos visible yung balahibo ko sa legs. So that's why I'm going to make sugal-sugal myself. Yung kilikili ko, yung isusugal ko this time. So, good luck to me. Ayan. So, kung mapapansin nyo, para talaga siyang sabon. Kasi, yun talaga yung unang tingin ko dito. Kung hindi ko lang na-click yung picture, saka ko pa malalaman na beauty tool pa siya. Yung part na ikukuskus natin. So, this one is made of glass. Ayan. Rinig nyo ba yan, guys? So, yung likurang bahagi naman is made of plastic, okay? May 10 kulay to, guys, na pagpipilian. Pero yung pinili ko talaga is black because I love black. So, yun na nga, guys. Wala nang maraming satsat. Itatry na natin to. Izoom ko lang kayo sa kilikili ko. Okay? So, bear with me kasi almost a week na to. Yung kilikili ko. Sinadya ko talaga siyang, you know, patubuin just because of this. Oo. So, okay. Try na natin zoom. Izoom kayo. So, itong white na part, guys, ito yung dapat natin ikuskus dito in circular motion. So, yeah, manual po tayo sa kilikili. Okay? Yan, tingnan nyo muna ng close up tong kilikili natin. Yan, kung napapansin niyo yung mga balahibo dyan, sobrang dami, diba? Okay? Try ko na. Circular motion daw. Just like that. So, pagkatapos daw nating i-remove yung mga balahibo natin sa kilikili, is lalagyan daw natin ng moisturizer or lotion. Nasanggal ba? Parang wala namang nangyari, guys. Parang walang nangyari sa kilikili. Nakakangalay.
time back and hindi ko na pinagpatuloy yung pag-i-scrub ko, guys, ano? Kasi sobrang nakakangalay, ang sakit sa muscle. Oh, grabe ang sakit. And hindi ko na kaya, girl, kasi nangangalay na talaga at saka ang sakit na dito, oh. Kung ano lang yung kineri ng powers ko, dun lang ako huminto sa kaka-scrub, okay? Yung final opinion natin, guys, magbabase lang talaga sa kung ano yung na-experience natin at saka dito sa claims ng Nano Hair Remover Tool, okay? Wala talaga, kahit i-close up ko pa, wala kayong makikitang extra hairs dyan, in which eto talagang na-intriga ako ng bonggang-bongga, guys, kasi saan napunta yung mga balahibo sa kilikili ko? Diba? Wala talagang natatanggal. Yan yung talagang tinatanong ko, guys. Asa napunta yung sobrang daming balahibo ko sa kilikili? Hmm? Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung paggamit ko nito sa binti ko, guys. But I really just can't. Again, wala talagang, hindi talaga masyadong visible yung balahibo. Ayokong maging unfair sa pag-review ng product na to. So that's why tinry ko talaga siya dito sa kilikili ko. And even though na hindi even yung surface sa ating kilikili, guys, still it really works. Pero yun nga lang, matagalan bago matanggal yung balahibo. So yung claim ng product na to, guys, this one daw is pain-free. Yes, it is. Wala akong ma-feel na kahit na anong pain. Actually, kahit ngayon, wala akong na-feel na kahit na ano, irritations or what. Wala talaga, guys. Yung pain, may na-ano ako, guys. May na-feel ako kanina na init habang ini-scrub ko siya. So, hindi siya completely pain-free. Due to friction, talagang nagkakaroon ng pag-iinit ng balat. And yung init na yun, guys, para sa akin, parang makaka-alarma. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Bruh. Kailangan talagang idiin. Kasi pag hindi mo idiin, guys, wala talagang matatanggal na balahibo. So, yun na nga. If gentle ba to sa balat, marahil lang talaga yung sagot ko. Easy to use daw, maybe on flat surfaces sa mga binti. Sa bigger surfaces, maybe. Pero sa kilikili, pahirapan siya, girl. Okay, hindi siya easy. Reusable daw to for 5 years? Maybe? So, maybe. So, this one has no razor bumps daw. Mm-hmm, agree ako, guys. Kasi super duper flat ng kilikili ko. Wala talaga ako nakikitang, you know, yung nag-uumbukan na parang chicken skin. Can save money. Yeah, $299, super mura lang din for this one. So, yung sinasabi nila na no mess, wala. Wala ka ding makikitang balahibo dito, extra balahibo sa kilikili natin. Wala talaga! So, this one daw can slow the hair growth. Ayan, malalaman natin yan in the near future. Ayan, kung gusto nyong malaman yung update, siguro sa next video natin. Okay, mag-comment kayo kung gusto nyong malaman yung update nito. Or maybe sa Instagram ko, ilalagay ko yung update. Oo, sa Facebook, depende. So, be sure na i-follow nyo ako sa ating social media accounts. Lahat ng social media accounts ko nandyan sa description box. Okay? This one daw can remove dead or dry skin. So, eto, medyo agree ako. Based sa experience ko, guys, ha? Sa waxing, nakakaitim ng kilikili. Yung plucking, nakakaitim din ng kilikili. Pero, when it comes to shaving, this one is based on my experience, guys, ha? Shaving can really whiten your, you know, kilikili. Because it can really exfoliate or remove the top portion, the top dry skin or dead skin on your kilikili. It can prevent ingrown hair. So, yun, agree nga ako kasi nga nakaka-penetrate siya, guys, up to the roots. Kuklose up ko kayo sa kilikili ko para makita nyo talaga yung ibig kong sabihin. This one daw can prevent razor burns. No, shall I say, wala naman kasi ako naging problema talaga sa paggamit ng razor. All my life, nag-shave ako, guys. Wala ako naging problema sa razor. Walang burns or whatever it is called. Yung advice ko lang talaga kasi, guys, is gumamit lang talaga kayo ng mga razor na talagang maganda yung quality. Huwag kayong gumamit ng mga mumurahin so that wala talaga kayong magiging problema. Oo. As much as possible, gumamit kayo ng mga gilet. Ganun. It exfoliates and rejuvenates the skin. And again, nasabi ko na yun kanina dito sa yung nire-remove yung dead or dry skin. Syempre, pag na-remove na yung dry skin, may panibago na ulit na top layer, guys. So, may process kasi yung balat natin, guys. Pag na-remove yung dry skin, may panibago na namang darating. Ganyan yung magic ng balat natin. So, wala na tayong dapat i-question pa dyan. Oo. So, this one can improve blood flows. Shall I say, I don't know. By the way, guys, you can use this Nano Hair Remover Tool once or twice a month. Okay? So, I guess that's it for today's
review. I hope na, you know, nabigyan ko ng hustisya itong nano hair remover tool na to, and sana'y nakatulong yung pag-review ko sa product na to sa inyo. So all my beauties in the house, thank you all so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo, and please don't forget to give this video a thumbs up, comment, and share this to your friends and families. Don't forget to subscribe to my YouTube channel also, and follow me on all of my social media accounts, and see you again on my next one. Have a blessed day. Love you.